here, and hello to my beloved and loyal client from Rural Cortes, Magical Tech. Nandito na naman po tayo sa panibagong video na may mapupulutan kayong dagdag aral at kaalaman. At kung gusto mong malaman kung ano-ano ito, huwag kang aalis, panoorin mo to hanggang dulo. Magugupit po ako ng buhok kasi may nag-request sa akin. Puro babae daw pong ginagawan ko ng buhok. Mag-try naman daw po ako or mag-upload naman daw po ako ng video na nagugupit ako ng lalaki. Na-challenge ako kasi syempre, bihira nga talaga ako gumawa ng ganon. So ngayon, sana po magustuhan nyo itong video na to at magustuhan din ng customer ko yung mangyayari sa buhok niya mamaya. So, abangan nyo!
So mga saswang, dahil tapos ko na siya eraser, i-correction ko naman siya nitong gunting. Para kahit pa paano, kapag sa likod, kita yung buhok niya na kahit saan mapuntang yung way. Kung kabilang side brush or kabilang side brush up, maganda at halatang-halata talaga yung pagka-fade ng buhok niya. So, di ako sure kung ang tawag dito is faded. Kasi ang tagal ko nang di nagugupit, parang 3 taon na. Limot ko na yung mga ganyan-ganyan, bihira ako maganito. Kasi, bukod sa matagal gawin, dapat perfect to. At higit sa lahat, masakit sa likod. Kung isang oras ako nagugupit, dapat nagre-reban na lang ako. Kasi, mas walang kita, diba? Alam nyo yan, mga kapwa hairstylist ko. Bibaling mag-reban kayo maghapon, kaysa magupit kayo maghapon, tas maliit lang ang kita. So, huwag kayong aalis ha, wait lang ha, di pa tayo tapos. So, alam nyo ba, bago ako nag-start ng magupit dati ng lalaki, year 2014, bago ako mag-start magupit sa lalaki is, marunong na talaga ako mag-lining kung tawagin. Ito yung ganito. Pero, pagdating sa yung mga devil cut, hindi ko kasi napag-aralan yun or natutunan. Pero yung ganito, yung lining, yan. Kasi alam ko, sabi sa akin ng ibang hairstylist na matanda, na mga nanay-nanayan ko dati, isa daw sa nagpapaganda at maayos ang gupit na tignan kapag maganda yung pagka-lining mo sa buhok. Yan, ganito yung lining kung tawagin. Yung pag-aahit sa gilid. So, syempre, sa awa ng Diyos, kung tatanungin nyo ako, nakapag-ganito na ba ako na may dugo-dugo, syempre, di maiwasan yun, pero maiiwasan naman siya kapag medyo marunong-runong ka na or natututututo ka na. Kasi ang hirap naman kung lahat ng ginagawa mo na ganito is laging nagdudugo. Or nakasugat ka sa madaling salita. So, nakakaya sa customer. Lalo na't kapag high-end salon ka, nagtrabaho, or nagtatrabaho, tapos nakakapag ganito ka pa ng customer, Diyos ko, pag-aralan po natin maigi. Kasi dito ako nag-start. Bago ako magupit ng lalaki, yes, marunong na ako magganito. Minsan nga, yung mga nanay-nanayan ko pang bakla, pag may ginugupitan silang lalaki, ako nagsasabi na, Nay, ako maglalining. Gusto ko yan. Tagal ko nung di nagawa ito sa na magupit ng lalaki. Ang tagal yun lang. Kasi bihira talaga ako magupit ng lalaki. Pero kahit bihira ako magupit ng lalaki, syempre, meron akong razor or clipper kung tawagin. Para kahit pa paano pag may magupit. So may kwento yung pagugupit ko ng lalaki na yan eh. Dati, may mga, syempre, kabataan days, ganyan. Mga, I think 15 years old ako. May mga crush akong lalaki, tapos wala akong magawa kasi nagpapagupit sila sa mga nanginangayang kong bakla. Minsan mga lalaki ko, mga lalaki na kaklase ko, ang kukuhi. Hindi ko sila magupitan. Kasi hindi pa ako marunong masyado. Naiingit ako. Kasi sabi ko na ba yun yung crush ko sa iba nagpagupit. Naiingit ako sa kanila kasi insecure ako sa sarili ko. Kaya sabi ko, mag-aaral talaga ako maggupit ng lalaki. Ayun, hanggang sa bumili ako ng razor or clipper kung tawagin para matuto sa mga kapitbahay, nagugupit-gupit ako. Yan. Pero, di pa ako sumabak agad sa parlor sa gupitan. Kasi una sa lahat, kapag gaganon, kailangan mabilis ang kamay mo. Bukod sa mabilis, syempre dapat maganda. Para balik-balikan ka talaga. Pero mahirap nga lang kasi, trabaho.
pag buong katawan mo gumagalaw dito. So, syempre, pagtapos ko mag-lining, dito na ako sa taas. Kailangan, itong gupit na ito is, kahit saan napunta yung hati ng buhok niya or side, is pantay. Yung iba kasi, may nakikita ako mga kabataan days, pag gandong part, ayan, pantay, ang ganda. Pero pag napunta sa kabilat, naligo sila. Pamitignan, kasi mas may part na mahaba, may part na maiksi. Pero ito, dapat kahit saan, pinaka maganda at importante, kahit saan mapunta yung hati ng buhok ng customer nyo or ginugupitan, ay pantay. Kasi, para kahit pa paano, balikan kayo kasi nagustuhan niya yung gupit na ginawa mo. Tapos ko na po siya gupitan. Ayan, ito na po yung faded. Ayan. So, syempre, hindi pa po ito tapos. Kukulayan ko po ito ng fashion color. Idol niya po kasi yung K-pop or OPA. Di ko lang kung anong tawag doon. So, wait lang po!
Hello mga Saswang! I'm here again! Ngayon po, ina-applyan ko na po siya ng color. Actually, patapos na. Nung tinuloy ko po sa kanya, ay Silver Ash or 991 ang number niya. Pero ang shade niya is Silver Ash. So, nakikita niyo po na bakit nag-Silver Ash ako, eh hindi ko naman dinilit yung buhok niya. Kasi po medyo maiksi na po yung pinagtubuan ng kanyang buhok. So, kapag binilich ko po ito, ayan, hindi po maiwasan madamay ito na may dati bleach. Lutong-luto po ito sa bleach dati eh. So, ibig sabihin, kapag na binilich ko to, hindi maiwasan sasagad sa anit. Baka masaktan lang yung customer natin. So, pagdating naman po dito, hindi ito maiwasan na malagyan ng kulay. So, kapag na-bleach to, mangyayari yung parang pansit kanto na siya, madulas, at nalambot, dun sisira na po yung buhok. So, ito po ang naisip ko gawin. Overall, nilagyan ko po siya ng Silver Ash. Sakto, parang lalabas sa kanya is ombre color. So, ito po, hindi pa po ako tapos, pero nagre-react na po yung buhok niya. So, ang ganda ng kulay. Parang ombre color siya kung tawagin. So, babalikan ko po kayo after 45 minutes. Then, syempre, babanlawan ko na po siya. Then, i-blower. At ipapakita ko po sa inyo kung ano na yung itsura niya after at kung satisfied ba or masaya yung customer ko. So, wait lang po. So, time check po tayo. Sakto 1 hour ko po siyang binabaran. After 1 hour, ito na po yung itsura niya. Yan! After 1 hour. So, achieve na yung color na gusto nyong aking customer. Yan! So, nag-color lang talaga nang achieve yung color na gusto niya itong dating pinag-bleachan niya or dating pinag-passion coloran ko. So, dito sa virgin hair niya, sa bagong tubo, nagkaroon lang siya ng parang brownish. So, okay lang po yun kasi ranas niya na at dama niya na kung gaano kasakit at half day ang bleach powder. So, wait lang po. Babanlawan ko na po. Wait lang. So, ito po, after ko banlawan, nilagyan ko po siya ng treatment, itong treatment na to. Para po kahit pa paano, hindi matigas yung kanyang buhok. Para kahit di na siya maligo ngayon, kahit bukas na siya maligo, okay lang kasi mabango yung buhok niya. Yes!
And then, ito na po yung finished product. Ayan, tapos ko na po siya magubitan, makulayan, nabanlawan. So, tatanungin lang natin ang ating customer kung kumusta ba. Nasunod po ba yung gusto niyong gubit, sir? Ano naman po? Yung color po, kumusta po? Ayos, ang ganda. So, satisfied po ba? Satisfied. Ayan! So, another happy and satisfied client again from Rural Cortas, Magical Tash. Thank you po dahil pinanood nyo po ito hanggang dulo. So, dahil pinanood nyo ito, syempre, don't forget to subscribe my YouTube channel. Andyan po sa baba. And don't forget to like, comment, and also don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga every week na upload ko na video. So, yun lamang po at maraming salamat. See you again sa susunod natin pagkikita, mga saswang. Bye-bye! Sa mga hindi po nakakapag-subscribe dyan sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na. Please subscribe my YouTube channel, Rural Cortas Vlog. Like, comment, and share. At syempre, huwag na huwag mong kakalimutan, pinitin ang notification bell para lagi kang update sa every ideas videos ko. Kung may gusto kayong malaman tungkol sa hair tips, hair tutorial, hair makeup, beauty tips, at syempre, ang pinakahuli ay ang unboxing reviews. Syempre, open and open ang comment section. Huwag na huwag po kayong mahihiyang mag-comment. Gagawa natin ang topic yan para mapag-usapan. See you again, mga sex mom, sa susunod natin topic. Bye-bye!